So what is up and good day mga kaibigan, welcome to Bulok Bike. At ngayong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-tune up ng ganitong klaseng engine, no? Yung mga pushrod type na engine kagaya ng TMX 155 at TMX 125. First step mga kaibigan, tanggalin nyo po muna yung mga cover. Kagaya na lang ng valve cover, ng inyong magneto axis cover, at saka netong timing mark cover ninyo. Tapos mga kaibigan, kumuha po kayo ng 16mm na socket para ma-access nyo yung magneto at maikot nyo. Tapos mga kaibigan, ikutin nyo po yung magneto tapos itapat nyo yung timing mark dun sa guhit sa butas ng inyong silipan. So yan, kung makikita nyo na itapat ko na sa TDC or top dead center yung markings. So ang tanong, pagka nakatapat ba yung sa TDC yung markings, eh pwede na kayo kaagad mag-tune up. Ang sagot dyan, eh hindi. Bago kayo mag-tune up, alugin nyo muna tong mga rocker arm nyo. Pagka yan ay may alog, pwede na po kayong mag-tune up. Pero kung walang alog, hindi, wag po kayong mag-tune up pagka walang alog. Kasi pagka wala po yung alog, ibig sabihin nakaset po yan sa overlap. Pagka wala pong alog, ang gagawin nyo, iikutin nyo lang uli ng isang beses tong ano, tong inyong magneto, 360 degrees yung ikutin, tapos itapat nyo uli yung totong timing mark. Pag tinapat nyo yan, magkakaalog na yan, no? So, papakita ko sa inyo pagka walang alog. So, halimbawa na lang ito mga kaibigan, no? Yan, nakatapat siya sa TDC na timing mark. Pero, pag inalog nyo, yan, walang alog yung rocker arm. Hindi po kayo pwedeng mag-tune up nyan. Ang kailangan nyong gawin, ikutin nyo lang uli ng isa pang beses yung inyong ano, magneto. Yan, isang beses nyong ikutin, tapos itapat nyo yung timing mark. Asa na ba yun? Yan, yung letter T. Tapat nyo lang uli yung timing mark dun sa butas. Pag tinapat nyo, makakaramdam na kayo ng alog nyan. Yan na, naririnig nyo ba? Pag may alog na, dun na po kayo mag-tune up, no? Pero kung sakasakali naman na tinapat nyo sa letter T tapos may alog na tong inyong rocker arm, may alog na kagad siya, pwede na kagad kayo nun mag-tune up, no? Tune up nyo na kagad. Pero kung wala, ganun po yung gagawin nyo. Ikutin nyo yung magneto ng isang beses. Tapat nyo uli yung timing mark dito. Tapos, saka pa lang po kayo mag-tune up. Kasi pagka nag-tune up po kayo dun sa walang alog or dun sa overlap, sigurado, mas lalong lalaki yung valve clearance nyo nun mga kaibigan. Kaya, wag na wag po kayo mag-tune up or mag-set ng valve clearance pagka naka-overlap yung inyong mga motor. Kasi mas lalo pong magiging mali yung valve clearance nyo nun. Mas lalo pong lalaki. No? Una sa lahat mga kaibigan, ang kailangan nyong gawin ay kumuha ng 10mm na wrench. Tapos, luwangan nyo yung tornilyo ng inyong valve tappet. Ang standard po talaga na sukat ng valve clearance ng mga pushrod engine kagaya ng TMX ay 0.08 mm. Pero ako po, ang ginagamit ko ay 0.04 mm. Dahil nga po, hindi siya malagatek at bukod doon, as long as meron naman pong valve clearance yung inyong motor, wala naman po kayong dapat ikatakot noon. Wag lang po talaga yung tukod na yung inyong valve dun sa inyong valve tappet. Para sa mga kagaya ko na sanay na mag-adjust ng valve clearance, hindi ko na po kailangan ng special tool para mag-adjust nito. Ang kailangan ko lang ay yung feeler gauge para tama yung sukat at saka 10mm na wrench para masikipan ko at maluwangan yung aking valve tappet. Pero kung baguhan ka pa lang sa pag-a-adjust ng valve clearance, mas maganda talaga na gumamit ka ng special tool para hindi ka mahirapan at saka magkakaproblema ka talaga kung hindi ka pasanay. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, hindi na po ako gumagamit ng special tool na pangontra para hindi umikot yung inyong valve tappet habang ito ay sinisikipan. Kasi mga kaibigan, mahirap man ipaliwanag pero pagkasanay ka na po na mag-set ng valve clearance, makakabisado nyo na po yung paraan ng pagsisikip ng inyong mga valve tappet. Kahit hindi po kayo gumagamit ng special tool na pangontra para hindi po umikot yung inyong valve tappet habang ito ay sinisikipan. Pero ulitin ko lang po, kung meron naman po kayong special tool, mas maganda po talaga kung gagamitan nyo na lang ng special tool para hindi na po kayo mahirapan. Madali lang naman to, pagka nasanay ka, basic na lang sa'yo.
At saka bukod doon, pag marunong ka na, eh hindi ka nagagastos ng malaki. Pero syempre, kung talagang hindi ka pa ganun ka-confident na gawin to, eh mas maganda po na ipagawa nyo na lang to sa talagang marunong para hindi magka-problema yung inyong motor. Pagkatapos nyong iset yung valve clearance nyo, okay na ang lahat. Ngayon, ang kailangan nyo na lang gawin ay ibalik yung mga tinanggal nyo dun sa motor. Yung mga cover, yung gas tank, kung tinanggal nyo, ibabalik nyo na siya. At siguraduhin nyo mga kaibigan na lahat ng parts ay naibalik nyo para hindi kayo magka-problema. Isa sa advantage pagka tama yung valve clearance nyo, eh hindi nagha-hard starting yung inyong motor. So ayun o, chine ko yung video. Parang ang ingay niya pakinggan ng makina ko. Pero sa personal mga kaibigan, tahimik po yan. Kaso nga lang, yung aking carburetor, dahil naka-open carb ako, tsaka yung carb na gamit ko, eh medyo na-modified na. Ang ingay, no? Ang ingay ng carburetor, kaya ayun, parang ang ingay pa rin tuloy ng tunog ng makina. Pero dito sa cylinder block at saka cylinder head, tahimik na siya, no? Carburetor nga lang at saka yung tambucho. Ang pangit kasi ng tambucho. Kaya parang ang ingay dun sa video, pero tahimik na 'to. Napakadali lang po niyang gawin mga kaibigan. Kung susundin niyo yung mga sinabi ko, eh sigurado matutune up niyo ng maayos yung inyong motor. Pero kung sa palagay niyo eh hindi niyo talaga siya kayang gawin, eh mas mabuti na po na magpatulong na lang tayo sa talagang marunong. Kasi mga kaibigan, maaaring magawa nga natin siya pagka inayos natin na tayo mismo yung gumawa. Pero maaari rin naman na mas lalo natin siyang masira. Kaya naman, syempre, kung talagang alanganin kayo na kaya nyo ba talagang gawin, eh humingi na lang po tayo ng tulong sa talagang eksperto. Para sa ganun, eh hindi na po tayo magka-problema o mas lumala pa yung problema natin. Yun lang po, maraming salamat sa panonood. Paalam.